sabihin sa atin ng iba. Hello, Kathden fans! So, nakauwi na po mga kasombreros ang Kathden mula sa kanilang meet and greet sa Dubai. Pero, nagsabog muna ng kasitan at saka ka-excitingan mga kasombreros ang Kathden. Kasi, ito na nga, no? Nag-skydiving ang dalawa. And mamaya, maririnig mo yung confirmation din ni Pops Alden. At ang eksena dito, hindi yung ano eh, hindi yung pag-skydiving nilang dalawa kasi parang wala silang camera doon sa kanilang paglipad mga kasos. Yung pagbaba, yung pag-landing ni Ma'am Catherine ninyo mga kasombreros at tapos biglang mahigpit na yak ang kanyang ginawa. Kaya box office king. So syempre, ang mga tao, dito may papahingan tayong isang fan na sobra na po yan. Natatawa ako na natutuwa mga kasos sa isang kabinatik na talagang ano siya, na talagang napuyat mga kasos. Pero ito no, grabe yung kumapa. Parang galawang magjowa na overall babe, ano, kumusta ba yung ano, taas yung ano, yung pag skydive mo, okay lang ba yung doon sa taas, wala bang traffic, ganun ganun. Like dinagdag ko lang yun mga linyang yung mga kasos. Pero kidding aside, ito nga, no, talagang yung pag-landing ni Ma'am Catherine at saka yung pagsalo ng yakap ni Sir Alden, ito talaga yung nag-trending at saka kumaga pa naging viral sa mga TikTok accounts at saka sa Facebook Reels ng mga kasombreros. Kasi grabing kilig na hatid bago sila umalis at saka umuwi sa from Dubai mga kasombreros ay talagang nagsabog muna sila ng kakikiligan ng Kathdenatics, milyong-milyong Kathdenatics mga kasombreros. Grabe kasi alam mo yung ano, yung mga nakakatuwa na mga TikTok na mga kumbaga pa mga random na mga fans. Talagang kahit na mga lalaki na mga kumbaga pa yung husband nila or yung kanilang jowa na lalaki ay talagang kumbaga pa nag-invest na rin sa Kathden mga kasombreros. Kasi alam niyo mga kasombreros, itong sa atin katuwaan lang. Ito yung sasabi natin na happiness is a choice. Kung natutuwa ka sa isang bagay, sa isang video for example, natutuwa ka, tapos hindi naman mali yung ginagawa ng mga ng tao na hinahangaan mo. So, it's totally fine kasi at the end of the story, ano eh, kumbaga pa libre maging happy, libre maging masaya sa mundong ito, basta may load ka lang mga kasombreros at saka pang FB date. Ganon. So, ganon mga kasombreros. No, talagang nakakatuwa kasi yung nag-video nito, no, talagang natutuwa rin tayo kasi seeing them from afar, na kahit malayo ay talagang kinikilig ang mga madlang people, mga kasombreros. Ito talaga yung nagdala eh, yung pagbaba ni kasi hindi biro mag skydiving ha. May mga iba na acrophobic, yung takot sila sa matataas mga kasombreros, kung kaya ayaw nilang magpaayaw nilang mag skydiving kasi nga nakakalula and so on, masusuka ka. Kaya kinonfirm ni Pops Alden mo na pati siya ay nag skydive na walang hindi sila makatakas kasi 24 hours na nakabantay ang ating mga reporters at saka mga magbabalita ng mga Kathdenatics sa may camera at cellphone lang. Nako, go na talaga ang inyong posting sa TikTok at sa Facebook Reels. No, maraming salamat. Then ito, nakakatawa ito kasi sabi dito, tanging ang husband lang or yung asawang lalaki ang dapat may hawak sa passport ng asawang babae. Kasi tingnan niyo mga kasombreros, si Pops Alden yung may hawak ng ano, nung passport ni Catherine. Parang siya lahat ng nag-aasikaso dun sa may airport nga mga kasombreros, parang may karap siya na nag-aasikaso dun sa pagpapag-assist mga kasombreros sa passport nila. So siya yung may hawak, no, dalawa yung passport na hawak niya. Tapos si Ma'am Catherine, alam, chillax lang si ano, si pambansang queen, si attorney. Oh. Kasi lagot kay ano kapag hindi sumunod. Di, joke lang pa. Ginagawa ito ni Sir Alden kasi sobrang caring sa at saka love na love niya ang ating ano, ating Mrs. Fulkerson. Nag-claim na talaga na Mrs. Fulkerson eh, no. So yan mga stress, pakinggan natin. And then ito yung isang fan na sobrang makukulitan kayo dito mga stress, na enjoy the video clips and pagpalain po kayo. Goto naman ito, mag-skydiving ka din din. Oo, oh, tapos ayan, pang tapos natin sa Dubai trip. Pagod ako nito. Tinan mo, anong oras pa lang? 7:22 a.m. Pero alam mo anong oras ako nagising? 3 a.m. Open ko ng TikTok ko. Alam dyan naman tong si Catherine.
Nag-skydiving si ating... Ano? May pahag kay lolo mo. Pinabot na ako ng alas 7, kakapanood. Alas 3 ko sinimula. Ilang oras pala yun. Diyos ko, Rudy. Kat din. Magpakasal na kayo. Nang ako'y... ay pag-uwi lumalaki, oh. Kakapanood sa inyo. At para po sa ating Word of God, mga kasimbreros, ay pagpapatuloy po natin. Ito po yung last part ng ating step number 2, papaano makawala sa panlilinlang at apain at bitag ng Satanas, mga kasimbreros, na people pleaser trap. So ang point number 2 nga natin is remember that I don't need anyone's approval to be happy. And sabi natin nakaraan, as a sort of recalling or recap, mga kasimbreros, ay if you're looking to any human being to either make you happy or keep you happy, you are going to be disappointed eventually. So, imposible na makahanap tayo na yung ating all source of happiness, ng ating joy, ng ating kasiyahan ay tao. Imposible pong makahanap, mga kasimbreros, because only God can satisfy our soul, our flesh, and everything that is in us. Siguro may mga times na kailangan natin magliwaliw, kailangan natin ng tao, but not all the time. Do not ask, do not look, do not seek for human approval all the time. Okay? May mga times, pero not all the time, mga kasimbreros. Lilinawin lamang po natin. Sabi dito, no human being has the capacity to meet all your needs and keep you constantly happy. So, kung pa imposible na makahanap dito sa fallen world natin, kasi nga nagkasala si Adan at Eva, yung lagusan ng kasalanan ay nakapasok sa mundong ito. Nabahira na ng dumi, ng mansya ng kasalanan. That is why it's really impossible to find perfection sa mundong ito because this was once fallen. Meron ng bahid ng dumi. And sabi ito, only God can meet all your needs. Si Lord lang talaga, mga kasimbreros. Kapag sinasabi natin si Lord, kunwari, may kulang tayo sa kasiyahan, may kulang tayo sa ganyan, may kulang tayo sa ganito. So, gagamit din ng Diyos ng kanyang mga tao, no? Gagamit din siya ng tao, mga kasimbreros, para tayo ay ma-meet yung pangangailangan natin, mga kasimbreros. Hindi naman literal na, uy, hulog ni Lord sa mula sa langit yung ano, yung kailangan mo, o kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan, ihulog niya yung kotse, ihulog niya yung pera, ihulog. Hindi naman. Kasi syempre, si Lord magbibigay sa atin ng kasipagan, ng kaalaman, ng strategy, mag-inject siya ng, kumbaga pa, ng wisdom sa atin, ng knowledge, ng kung anong kailangan natin, mga sombreros. And yung mga material, yung mga physical, na mga tangible na mga bagay na kailangan natin, ng mga tao, for example, ay mga gift din sila mula sa Panginoon.
So yun po ang ibig nating sabihin, mga kasombreros. And listen to this, no person has the ability to give you all the security, approval, acceptance, and love you need, regardless of what they may promise. Ang pagpapromise, mga kasombreros, ay isa pong kasalanan sa Diyos. Kasi sinabi lang ni Lord, I let your yes be yes and your no be no. Kung hindi natin kayang tuparin ang yes natin, bakit tayo magpo-promise, no? Bakit hindi natin, kung hindi natin kayang tuparin ang no natin, bakit tayo magpo-promise pa, no? What's the sense? What's the purpose, mga kasombreros? Nagiging meaningless at nagiging hackneyed na lang, mga kasombreros, yung kumaga pa nangako ang isang tao tapos napapako naman. Alright, so yan lamang po. In the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, splendid, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you in the next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you.